So dito tayo sa level 1. So lahat ba nakapag-enroll na? Ito po yung access code para mag-enroll sa learning as a training path. So dito sa tatlong bars, dali nyo yung cursor nyo doon and then may makikita kayong paths. So huwag nyo i-click yung path. Puntahan nyo yung box na nag-open and then click enroll. When you click enroll, ipasok nyo yung access code na LGUH-DCVJ. And then maka-enroll na kayo sa PA. Okay, so again, dun sa menu natin sa my left side, Home, Courses, Paths, click enroll. And then enter the access code LGUH-DCVJ. So ang learning pa ang training paths natin sa level sa SB training ay sa ngayon we have 4 starting with level 0 then level 1. Once you finish level 0 automatic po yun napupunta sa level 1 at pag natapos ang level 1 diretso na rin sa level 2 and directly to level 3. So all this you can accomplish online. Okay? So ngayon, pwede ring mag-virtual training if you want na may nag-i-instruct habang binabasa niyo yung module. Okay lang din po 'yon. So yung iba, they do it on their own. So pwede rin po 'yon. So level 1, 2, 3. Sa level 1 there are 4 goals na we have to achieve in order to accomplish level 1. Sa level 2, I think there are 6 goals. And then sa level 3, there are 8 goals. So mas madami sa level 3 kasi pang blended level na to eh. So we're not really thinking na lahat ay magbe-blended. So ang ginawa namin sa level 1, konti lang para lahat maingganyo mag-train sa level 1 and get to know Schoolbook and get to know how to use it and hopefully use it. Na hindi naman talaga pang blended. You can use it as your repository of your content, lesson content. Pwede rin siya for attendance checking. So yung ganun, so hindi talaga siya na blended na 50-50. So level 1, konti lang para magamay nyo agad yung Schoolbook. And then if you want to update your learnings, then you can move on to level 2. So level 1 and 2, hindi pa kayo pwede mag-blended. And only after level 3 can you do blended. Okay, so level 1, start tayo. Lahat ba nasa learning path level 1? Kasi I ask Ma'am Ede kung pwede nasa cellphone yung ano natin meeting. Opo. And then okay na. Good, very good. Okay po, LGUH sir. LGUHDCVJ. Easy. So, opo. Dabigay ko na yun sir sa kanila. Sige, paaksaan na lang po. Oo. So while we follow our training, gusto ko hands-on na rin diretso na. So sana lahat nakabukas ang laptop nila sa SB Training Path Level 1. So click Creating E-Class and Lesson. So ito yung goal 1 natin. And then to be followed by Assessment Utilization. In Assessment Utilization, you will learn how to create quizzes and essay assessments. So dalawa lang muna ang assessment dito sa Level 1. And then, pangatlo ay archiving, reactivating, and copying e-classes. And last is the e-class management. Ganun lang. Okay, so creating e-class tayo. Click natin ang creating e-class and lesson. So lahat are able to click it? Yes, sir. Okay. How about the others? Paki-message na lang sa chat na yes if you're okay, able to find. And then kung hindi po nakakasunod, paki-type na rin sa chat para ma-address natin. Okay, I'll click students para makita ko kung sino yung naka-enroll na rito. So, Ma'am Imelda nandito, Sir Mike. And then, si Miss Jennifer ba, ano, sa BSD? Hindi.
Sir, hindi ako makapasok. Sa saan po? Sa level 1? Opo. Sir, kasi meron ako na completed na Schoolbook Basic level 1. Same lang ba siya ng access code? Sir, ako din. Okay. Could not find course with that access code. Ma'am, hindi po course. Yata, Pat. Pat. Okay. Pat. Pat. Okay. Pat. Huwag sa course. Pat. Okay. Wait lang. And then level 1. Pat and then enroll. Then ipasok niyo po yung... Ah, okay po. Okay na. Thank you, sir. Okay. So, meron pa pong hindi nakapasok sa level 1. Ito po yung makikita nyo once you're in. You will see the four goals. Okay. Okay na. So, ayan. So, balik ulit sa creating e-class and lesson. Ayan. To complete the goal, kailangan yung daanan po yung lesson, so we will do this one by one. Pati po assessment, may assessment po ito. Ayan, so this is lesson 1 in creating an e-class. So I'm sure you already know this, pero still, dadaanan pa rin natin. Okay, ayan, so how to create an e-class. So where do you go? You go to courses. And then you click add. Okay? So, ganun lang siya kadali. Go to courses and then click add. And then choose course. Then once you type, when you click course, that's where you will... okay, continue na po tayo. Piliin natin usually course or existing. Kung meron na po kayong nagawang e-class last sem, you would like to use it again this semester, pwede nyo na rin itong i-click yung existing. Ayan. Okay? Para hindi na kayo na mag-create ng bago. So, course. So, basic lang muna. So, course. Okay. So, this will open when you click course. Unang-unang lalabas ay ang name ng course. Dito po tayo nagkaka-problema minsan kasi ang nilalagay po ng ibang faculty, yung pangalan lang ng course na tinuturo nila, and then that's it. Yung iba naman, ang nilalagay ay yung section ng klase na tinuturuan nila. And then that's it. Para po sa akin, mahirap po kung ganun ang lagi nating nilalagay. Kasi when we archive our classes, pag napunta na po yun sa archive, and we would like to revisit that class, kung lahat po ng klase natin ay ganun, it would be difficult for us to determine kung nasaan yung klase na gusto nating buksan ulit. Kasi hindi naman nakalagay yung semester, hindi rin nakalagay yung school year. Okay? So, crucial po ang name. So, anong ilalagay sa name? So, name should be, ang format natin, course code. Pakilagay yung course code. Course title. Okay? And then, course ng students, year and section, semester, and academic year. So, for example, ang name na dapat makita ay ITCS-106. So, this is the course code. And then, write the course title. So, software engineering. And then, course, year, and section ng students that we're handling, BIT-31. Then write the semester, second sem, or you can simply write 2S, so that's second sem. And then the school year, so AY18-19. So in this way, pag in-archive natin siya, and we would like to retrieve some information from that class, madali siyang hanapin sa ating list of courses. Ayan. Karaniwan kasing nakikita namin, when we view classes, lalo na ngayon sa monitoring, Ma'am Edek, nakikita nyo yan. Yung name ng e-class, di ba? Yes, ma'am. Usually, yes, sir. Sir,
Yes, sir. Yeah, usually, ang nakikita natin, kung hindi course code na ITCS-106, ang nakalagay, BIT-31. Apo, yun. O, oh, di ba, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Ayan. So, tulungan po natin yung ating chair para alam niya. Kasi, ang tinitingnan ni ma'am yan, siguro plantilla or yung schedule nyo. And mahihirapan siya kung ang nakalagay ay same lang naman na course code. So, ano kayang section to? Ang gagawin ni ma'am, bubuksan niya isa-isa. O, diba? Paano nga yun, sir? Opo, isa-isa po yun. Yun. And ilang faculty ang meron kayo, ma'am? Nasa 40 po. Ayan, imagine. Paano na ang love life ni ma'am Edek niyan? 40 yan, sir. 40. Nasa 40. 40, o. Oh. Tapos isa-isahin yung bubuksan. Yun, para malaman lang kung nasaan ba itong klase ni sir or ni ma'am. So yan, so kunting tulong na lang din po sa ating chair kasi alam mo maraming ginagawa po yan. So ito po yung format na gagawin natin sa ating mga e-classes. Yan. Kung gusto nyo pong gawin yan ngayon, you can do that after the training so you can edit. And then hopefully next SEM, magiging ito na yung format natin. Okay? Yan. So yun, i-stress ko po yan kasi mahalaga po yan. And then next is the style. The style of your e-class, pwedeng instructor or blended. So even if you're not yet handling blended classes, you can choose blended. Wala pong problema doon. Or instructor, if you don't like, wag mo nang ilagay siguro blended. So instructor. And then there is also self-paced and micro-course. Yung self-paced, ang wala na po itong deadline. Okay? Kung ang nilagay nyo pong style sa inyong e-class ay self-paced, wala po siyang deadline. Pwede nyo pong ilagay yung duration niya, 6 months or 4 weeks. Or you can also write the end of the semester, like May 30, 2020. Pero kung maglagay po kayo ng assessments, ang pinaka-deadline po nung lahat ng assessments na ilalagay ninyo ay May 30. Ayan. So ngayon pong extended quarantine period, we are asked to turn our classes into self-paced courses na. So, ibig sabihin yan, ang magiging deadline yan, yung dulo na, lahat. Ayan. Okay? Now, kung ayaw nyo pong baguhin yung self-paced, kasi meron na rin naman kasing, nag-depende po din kasi yan sa grading periods na nilagay natin sa ating e-class. So, usually, ang gano, like, for example, for me, nagbe-blended po ako, hindi ko po siya ginawang self-paced, hindi ko siya in-edit into self-paced, kasi na-divide ko na po yung klase ko into 3 grading periods. At kung gagawin ko po yun, mawawala yung midterm tsaka final grading. Ayan. So, yun. Now, if you're not into blended pa, and then naka-instructor kayo, pwede nyo po siyang i-edit, turn it into self-paced class. Wala pong magbabago doon sa nilagay ninyong lessons and assessments. Ang magbabago lang is the due date. Sir Ruben, wait lang, yes, po. Excuse me, sir. Sir, yung nag-try ako mag-add ng 3 pang faculty kasi hindi sila maka-access. Okay, si Ma'am Janet, Dr. Ching at saka si Ma'am Ruby, parang napunta po ata sila sa ibang ano, pero ini-add ko lang po sila dun sa ating ano. Paano yun, sir? Ah, okay. Nasaan na sila? Nag-add sir ako dun sa ating team po dito. Di ba, sir, add member? Apo. Pero sir, nangyari sir, 3 lang ang napunta dun sa kabila. Sir, paano nagkakagawin ko? Di, sir, kung nasaan po sila ngayon? Yung 3, sir? Mag-leave po sila. Leave meeting leave po sila. Leave muna sila. Tapos, sir, i-click nila yung mag-join sila dito sa BSD and PSD. BSD and PSD. Teka lang, sir. Sige po, sabihin ko sa kanila. Apo. Ayan, huwag dun. Siguro napunta sila dun sa general. So, ang title po ng meeting natin ngayon, BSD and PSD channel. Okay. Ayan, tuloy po tayo. And access code, so check nyo yung box ng access code para may bigay sa inyo mga students. And then start and end ng e-class, so start of the semester, end of the semester, and then select the subject. Options, you can, here, sa options, kung ayaw nyo po na
mahaba yung name or title ng inyong e-class, like the semester and the school year, you can place it here. Yung course section, so dito yung BIT and then 3-1, second semester. Ayan, siguro kung ilagay ninyo na lang doon, pwede na rin dito, second semester school year. Ito naman, lalabas siya sa baba ng course name. Kaya pwede pa rin. Okay pa rin yan kung yun ang gagawin ninyo. Pero kung nailagay nyo na yung name and sa name yung course code, course title, so ito, you can leave this blank. Some faculty, they do this option. Dito nila nilalagay yung semester and school year, pati yung course and section. Okay? So I'll just click continue. Next. So, ito yung assessment para doon sa lesson na creating e-class. So, kung meron na po kayong nagawang e-class, kopyahin nyo na lang po yung link. Saan ba makita yung link? Yung dito po sa taas, yung URL. Ito po yung URL sa taas. So, highlight it and then click copy. And ito po yung isasubmit ninyo. So, click nyo lang po yung see discussion. So, to submit a link, click see discussion and then click post. Click ang post and then paste nyo na lang po dito yung link ninyo. Ayan, so paste. And then send. Okay? Hindi ko na isend to, ha? Leave. Ayan. And then we will grade your submission. Ayan, o, tingnan nyo. Sa 100, ilan to? 102 na nag-enroll, apat pa lang yung nagsasubmit. So, pag hindi nyo po na-accomplish yung assessment, hindi nyo rin matatapos yung goal, and hindi nyo rin matatapos yung learning path. So, hindi rin kayo makakatanggap ng certificate. So, ito lang naman. Copy-paste lang link. I'm sure you already have your e-classes created. Okay? So, any questions pagdating sa creating e-class? May question ba, Ma'am Edek, dyan sa conversation? Sir, pag wala pong link sa cellphone, wala, hindi ko po makopya. Ah, cellphone kayo, sir. Kapat na computer. Ah, mamaya na lang, sir, mag-submit. Pwede na, Ma'am. Ah, sige pa. Okay po. Thank you, sir. Thank you po. Mercy. Mercy buku. Okay. So, pwedeng mamaya, after the session, you can accomplish the assessments. Balikan nyo na lang po. Okay, next. Ruben, sir, ano ulit? Yes, sir, hindi pa rin maka-access si Ma'am Ruby, BSD, PSD daw po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you, sir. Doon po siya mag-join. Makikita niyo, ma'am, sa, di ba, pag nasa channel na kayo, may camera icon. So, doon po yung meeting na ongoing po yung meeting. Okay, sige, sir, sabihin ko sa kanya. Sige po. Ayan, so, how to create lessons. Ayan, so, siguro ngayong quarantine period, may mga ano, no? Biglang nag-create ng mga lessons. So, ito lang po, madali lang po yun. Once you have created your e-class, ang lessons po nandito sa left bar. Okay. Ayan, so makikita naman natin, admin, syllabus, news, and then lessons. Napapansin niyo po yung arrow na maliit? Dito, ito, yung tinuturo ng cursor ko. So, kung i-click nyo po yan, lalabas po yung table of contents. So, yan po siya. So, ang table of contents, you can expand or you can close it. O, yan po. Para malaman po kung ano yung laman ng lessons. Ang nangyayari, pag nilabas nyo po yung table of contents, liliit po yung menu. Ngayon, ang lumalabas icons lang. So, yung iba sa ano ba yan? Bakit nakaganyan? Hindi ko pa naman memorize yung mga icons. Anong gagawin ko ngayon? Madali lang po. I-click nyo lang po yung arrow. So, back to the arrow. Click it. And then, the table of contents will close. Then, lalaki na lang ulit yung menu bar. Ayan. So, ito po yung ating table of contents. And you can also close it. Okay, so lessons. So sa lessons natin, we can include text
images, audio, video, and other web material. Okay, click continue. Ayan. Ito po yung ating pictures. Ito po yung luma. Okay? Ito yung dati. Nag-upgrade na po ang schoolbook natin. And baka magulat kayo. Ito na po yung itsura niya. Ito, diretso na i-demo natin. O pag i-click natin yung lessons. Okay? So I will add a lesson. New. Okay? So meron na kayong lesson. So you just click add here sa may right side, upper right. Click add and then click new. Then write the title. Title of the lesson. For example, lesson 3 or chapter 3. And yung description, the description is optional. Pero it would really help a lot if you write a short description of the lesson so that the students will know what the lesson is all about. And they would know what to expect. And also, with a description, that would create a sort of motivation for them to dive into the lesson. So, siguro, the lesson will cover topics. Okay, so kayo na po mag-ano niyan. Or kayo na po mag-formulate ng lesson para, ano, ever wonder why elephants are big? Oh, ayan, ganyan. Okay. Find out in this lesson. So, yung mga ganun. So, catchy phrases siguro. Ayan. Pag sinulat nyo po yan, okay, save natin ha. Anong itsura niya? So, when you click lessons, ayan, okay. So, tingnan nyo yung lesson 3. O, nandun yung description. Okay. So, kung ako yung estudyante, okay, dyan, i-click ko na yun. And then I will dive into the lesson. Okay. So, wag po yung wala lang. Kasi ang number one na gagawin natin pag nag-online tayo, we create an environment wherein we make our presence felt. So, pag i-click ng bata yun at wala man lang nakasulat doon, they would not feel our presence. So, in a way, yung description na sinusulat natin, yung introductions na sinusulat natin, will make our presence felt na parang pag-click ng student noon, makikita niya, si ma'am nag-guide sa akin. Sir Ruben, may question po yes. Si ma'am Malu. Kapag daw po na-complete na, review na lang daw po? Yes po, yes. Okay, sige sir. Thank you. Okay. Yung training ngayon, nire-record ko po siya and available po yung recorded video dito sa meeting. And then, i-share ko rin na rin po sa inyo, Ma'am Edek, yung video. Okay. So, ito na yung... Okay po. So, ito na yung lesson natin. And then, i-click page. So, ito yung bago ngayon. Dati kasi, when you click page, diretso na siya sa HTML editor. So, ngayon, title muna ang hinihingi niya. Okay. So, elephants yung kanina, no? Sige, elephants na rin yung title. Okay. Okay, so ito ngayon yung section on elephants. So this is where I will put my content. I click edit. So the title is elephants. So nandun na siya. And dito ako ngayon maglalagay ng aking content. So first, I can type directly. So elephants are blah, blah, blah. Yun yun. And I can change the font. So, dito po, pwede nyong gawing Andale, Arial, Bitter, Book, Antiqua. So, ito yung mga fonts na available sa schoolbook. Ang pinakabago po dyan, yung Bitter. Kung alam bakit Bitter, pangalan ng font. Oo, Bitter po, ma. Okay. Yan, Bitter. Kung alam bakit Bitter, title ng font na to eh. And then, you can adjust the sizes of the font. Ang default niya is 12. So, you can change it to 14, 18. So, anong kahalaga ng font sizes? If you want to emphasize something, so kung meron kang word na gusto na mag-stand out kasi you would like the students to know this word, so pwedeng palakihin nyo yung font na yun ng word na yan. Okay?
And mahalaga ang ano, ang size ng font kasi it will catch the attention of your readers. Kung maliit kasi parang walang dating. Yan. Kaya talagang ano, size matters. Yeah. Okay. Now, you can so aside from writing directly, you can add web links. So kung meron kayong internet site na gusto nyong ilagay as a supplement or as a support to your lesson, so dito nyo po i-click, i-type yung URL. So for example, okay, hanap ako ng about elephants. Oh, ayan. Ah, World Wildlife Org. Okay. Yan. So ito yung website na gusto kong idagdag dun sa lesson ko. So just copy the URL. Copy. And then yung go to insert edit link and then paste it. Okay. And then yung text to display, ito yung makikita dun sa inyong lesson section. So pwede nyo pong palitan yung URL title. For example, elephants. Oops. Yun yung text to display, okay? So URL and then text to display. Anong itsura nito? So I'll click OK. Yan, yun po yung makikita, elephants. So hindi po yung website title ang makikita nila, kundi yung word. When they click that, it will bring them to this website. Okay. Then, ano pang pwedeng gawin? Upload images. So, pictures. Maganda ang pictures. Sinong ayaw ng may pictures ang lesson? So, siguro yung lessons natin, wag lang puro text. Wag yung text heavy kasi may mga learners tayo na tinatawag natin visual learners. So, they would like to see what you are talking about. So, siguro add pictures, upload images, pictures of elephants, etc. So, from time to time, maglagay kayo ng pictures. Okay? And then, upload file. Dito pwede kayong mag-upload ng videos, Word, Excel, PowerPoint, PDF para dagdag din sa inyong lesson. Okay, and then, eto, MS Teams Meeting. So, ang MS Teams ay naka-integrate na sa Schoolbook. Now, if you would like to integrate a meeting or include a meeting in your lesson, so you can click MS Teams. Okay, so create MS Teams Meeting. So, lalo na ngayon, may mga faculty tayo na gumagamit ng MS Teams for their virtual meeting. So, pwede nyo na pong i-integrate or i-include sa inyong lesson para hindi na pupunta kung saan-saan pa yung student. So, sign in. Usually, nag-a-announce tayo ng virtual meeting sa, ano, no? Saan ba? Sa Messenger or sa email. Okay, create meeting link. Okay, so virtual session on elephants. Then set the meeting date. For example, Wednesday. Ano bang magandang oras? Siguro 9 a.m. And 1 hour lang, 9 to 10. Ayan, 9 to 10. And then, create. So, when after reading the content that you have provided for the students, they are now ready for the virtual session. Kasi, so, hindi na po kayo sa meeting ninyo, you don't have to go through all the content that you have provided them. Kasi, we will assume na nabasa na nila yon. So, diretso na kayo siguro doon sa questions nyo or sa activity ninyo for your class. Ayan. So, yung student, i-click na lang nila yan. Diretso na sila doon sa MS Teams meeting na set ninyo. Also, sabi nila, may mga estudyante na auditory learners.
So dito po sa editor natin, you can record audio. So you can record your instructions. Yung iba kasi kahit na siguro naranasan niyo naman 'yon. Malinaw na malinaw yung instructions. Still they would message you, "Ma'am, ano po gagawin namin?" Ayan. So siguro itong mga nagtatanong, ito yung mga auditory learners. They want to hear you say that instruction. So dito, record audio. So click record. And so today we will be talking about elephants. So kindly read the content that I provided for you, and after reading the content, we will have our virtual session on Wednesday. So see you. Stop recording, processing, and then save. So yung audio recording nyo is here. So students will click that and then they will hear your instructions. Ayan. So yung iba, if this that is still not enough, meron po tayong record video. Ayan. So i-record nyo yung sarili nyo na nagbibigay ng instruction. Ayan. So I'm sure namimiss na kayo ng students nyo ngayon. Gusto nilang makita kung kumusta na kayo. So you can record video. So same process as in recording audio. Okay, and then I'll just click save. And that's it. So ito yung laman ng isang page ng lesson nyo, isang section. Okay, so kung i-click natin to, may na-record ba? Sir. Ayan. Oh, ganun lang ka-short. Okay? Ayan. So, nasa, going back to the lesson. So, create page. Ayan. So, title, short description, then content of the lesson. So, any questions sa pagdagdag ng content sa inyong lesson? Wala pa naman, sir. Wala pa naman, sir. Naka-ano po. Very good, very good. Okay. Magagaling sa mga taga ano, BS. Of course, oh naman, kaya nga mag-BS ng taon. Fast learners. Sir, clear daw, clear. Sabi po ni Sir Mario, okay daw good. Sir. Okay, very clear. Good. Okay, so ito ha, kung clear po yan, meron po tayong assessment. Clear daw, sabi ni Sir Ching. Clear daw. Sa yes. Anibang Ruby daw po, ayos daw po, sir. Very good, sir. I'm glad. Okay. Okay, so kung malinaw yan, tingnan ko nga kung malinaw nga. So, paki-submit po ng link dito sa assessment natin. So, may assessment po yan. Yung na-create nyo na e-class, I'm sure ready na yan. So, copy the URL. Again, ang URL dito sa taas. Copy, and then click see discussion. Click post, and then paste your URL, and send. So that's creating lessons. Okay, so we're done with our first goal, which is creating e-class and lessons. So ganun lang po siya kadali. Okay, so going back to our path. So lahat po na ano, nakasunod doon. Very good. So level path. So makukomplete nyo lang po yun once you have submitted your assessments. So going to our next goal, which is assessment utilization. Ayan. So, dalawang types, assessment types lang yung di-discuss natin this morning. So, quiz assessment and essay. Okay. So, lahat po gumagamit ng quiz assessment? Yes? Mostly, sir. Yeah. Mostly. Okay. Very good. So, ang laman po ng quiz assessment lesson natin, there are four sections. Una ay basic quiz assessment. So, ito, patikim agad. Maranasan naman natin kung paano ang buhay estudyante. Pakisagutan po yung basic quiz assessment. There are... Ay, hindi ko pa pakita yung tanong. Mali. So, maximum score is 15 points.
Yeah, so take quiz lang po, madali lang po yan. You have unlimited attempts, so try and try again. Kung ma-perfect nyo po once, I challenge you to do it 10 times. So, laging ganun po yung ginagawa ko sa students ko na, ano, don't be happy with getting it perfect once. So make sure you do it once again, and again, and again, until you are no longer afraid to take that quiz. So, yun yung challenge ko pa kanina. Kasi walang silbi ang unlimited kung hindi nyo naman siya ulit-ulitin. Okay, so iwan ko na po kayo dyan. Balikan nyo na lang po ito mamaya. So we go to creating a quiz assessment. So a quiz assessment provides the student with a set of questions that they can answer online. The good thing, the great thing with quiz assessments is they are checked automatically and graded. And so wag nyo lang isali yung free form sa inyong questions. Automatic na po yan. Okay, so to add a quiz, ito, quiz, and then questions. Ito po yung bago ngayon sa ating quiz assessment. So, siguro yung ibang gumagamit nito, napansin nila ito. Dati, pag nag-create po tayo ng quiz assessments, when we click add questions, we will just add the questions. And then, if you want to save it to the question bank, we have to click question bank para ma-save siya doon. This time, automatic na po siyang question bank. Oh, ayun. So, lahat ng mga quizzes na gagawin ninyo, pag, when you click questions, ito po yung nakikita nyo, question bank. Okay? Ang add questions ay dito na po yan sa bandang baba. Okay, so yan ang question bank. Okay? Now, here is also a nice thing with question banks. Sa quizzes ngayon, I'm sure marami na kayong nagawa na quiz assessments. For example, ako, ang ginagawa ko po, ngayon, lately, with this new update, pagdating po sa midterm, parang snowball yung assessment. So, meron silang assessments na ginawa nung prelim. Kiniklik ko po yung add question bank. Dinadagdag ko siya doon sa questions ko sa midterm. Ayan. So, now ang nangyayari, when I do that, so I click library, click ko yung library, and then question bank, hahanapin ko siya sa library, yung question ko nung prelim, and then I'll click save. Okay? And then we'll just fill up some details. Ang nangyayari po, ayan, nakikita nyo, dito sa sample, there are three question banks for this quiz assessment. Okay, so yung sa akin, nung midterm na, I took one question bank from the prelim, and then another question bank from the start of the midterm period, and then yung recent topic namin. So, the students will be answering questions from three question banks. Diba? Galing? So, hindi mo na kailangan mag-import, export pa, or i-retype yung mga questions na gusto mong i-include. So, punta ka na lang dun sa question banks na ginamit mo na dati. So, this would keep our students on their toes na hindi yung tapos na ang prelim, kalimutan ko na yun. Diba? So, kailangan natin na maalala pa rin nila kahit prelim topic pa yun. Kasi, connected naman lahat yun sa ating klase. Okay, so dito na po yun. Yes, ma'am. Sir Robin, may question si Ma'am Ruby. Kasi po, sure. Ilang beses na daw po siyang nag-try, pero dito yes. Po nag-automatic sa question bank. Ano daw po yung gagawin? Ah, hindi nag-automatic sa question bank. Okay. Apo. So ito, we will go directly to add questions. Okay? So, ang pinakita ko po sa inyo, when you click questions, so, ito po yung nakikita. So, we will not click add question bank, but rather, we will click add questions. Okay. So, when you click add questions, kung ano man yung questions na si-save nyo or na nagawa nyo,
will automatically become a question bank. Okay? Siguro mas maganda kung gagawa na lang ako ng assessment para makita agad. Ah, okay, sir. Okay, ito po. Demo na lang agad. Sige, sir. Ito. So, ito yung quiz. So, quiz demo. Ngayon, sabi ni Vicar, unlimited attempts. Nag-unlimited attempts po kayo? Yes, sir. Unlimited. Yes po. Ayan. Ang kagandahan ng unlimited, you will, the students will have mastery on the topic. Ayan. And then, quiz category, wag kalimutan category. At anong lesson siya? Ilagay niyo yung lesson. So, ang lesson ay quiz assessment. So, yung quiz assessment na to, mapupunta agad siya doon sa lesson. So, maging part siya ng lesson. Okay? And then, options. Don't forget to click options. Yung iba na, kalimutan yung options. So, dito kasi sa options, show in students' resource. This is crucial kasi nakakalimutan nating i-uncheck yung correct answer. Yan. So, sa options, ito yung pinakaunang i-uncheck nyo. Kasi default po na after their first attempt, ito yung makikita nila. Question, response, correct answer, score, and feedback. We don't want them to see the correct answer, di ba? After the first attempt. Sir Ruben. Sir, previously kasi sir, 5 attempts lang. I-clear lang po sir natin. Ngayon yeah. Sir, unlimited na tayo. Yes, ma'am. Unlimited na po. Kasi this is after April 13 na eh. Diba yung plan B ba yun ni Vicar? So, sa plan B, unlimited, and then self-paced daw yung courses. So mula sir, April, ngayon sir, unlimited na tayo. Unlimited yes, ma'am. Na po. Okay, sige sir. Hanggang May 15. Okay po. Sige sir. Ayan. So huwag lang kalimutang i-uncheck yung correct answer ha. Opo. Okay, and then you can also uncheck everything if you want. Nasa inyo na po yun. Kung gusto niyo pong makita ng student yung questions after their first attempt, so i-check niyo yung question or not. Or kung gusto niyo makita yung response nila, para malaman din nila kung mali pala yung sagot nila or tama pala sila. So, siguro check niyo lang yung response, score, and feedback. And then allow users to jump between questions. So kung yung, naka-check, yes ma'am. So yung feedback daw po, ano daw po yung ano nun? Ang feedback po yung if you have 10 questions, so makikita po lahat from 1 to 10. Kung saan din po yung mali, saan yung tama. Yes, ng student, yes. Okay. Makikita niya po, personally makikita niya yan. Pero hindi niya makikita yung since hindi naka-check yung question, hindi nila makikita yung ano. Kung saan sila nagkamali. Yes, kung saan sila nagkamali. Kasi ang questions natin ay randomized. So hindi rin nila alam. So siguro, I don't know, if you want to help your students with their review, pwede nyo siguro ipakita yung question. Kaso, may apprehension yung teachers dito kasi if we do that, alam nyo naman yung students, they will take a screenshot. Di ba? And then share the answers or share what they have found out in their first attempt to their classmates. So, okay, sir. So, okay lang, sir, na ano, yung kay Ma'am Ruby daw po, ina-uncheck niya. Kasi nare-review nga po nila. So, okay lang, sir, na walang feedback, walang question, response. Score lang. Score lang, sir. Okay lang, sir. Okay. Okay lang din yun. Okay lang po yun. Okay. So, depende po sa mood natin. Minsan gusto nating ipakita, minsan ayaw. Ayan, pero kung ang depende kasi sa purpose ng assessment. Kung ang purpose nyo ay for them to review for the midterm exam or for a very long quiz, siguro maganda na rin ipakita nyo yung response and question. That would help them in their review. Parang forced review kasi ito eh. Now, if they will share it with their classmates, parang group review na rin. So, kasi sabi nga nila, we learn better when we're working with others daw eh. Yan. Naniniwala din naman ako doon. So, depende po sa, yan, isipin natin, para saan ba itong assessment na ginagawa ko? So, depende sa purpose. Okay, now, dito sa allow users to jump between questions,
kung naka-check po yan, and then may na-encounter sila, question number two, medyo mahirap, you will jump to number three. So, pwede yun, kasi you allow it. And then, they can also jump from 2, 3, 4, from 4 to 5, to 6, ganyan, to 10. Kung hanapin nila yung, kung ano yung madali, sasagutan nila yung madali, then they will go back to the mahirap na question. Now, if you don't allow that, if they uncheck it, then they will have to go through the proper order. 1, 2, 3, and. And, pag hindi nila nasagutan ng 2, pumunta sila sa 3, they cannot go back. Okay, they can only do that when they're done and then take another attempt. So, yun lang yung time na pwede nilang balikan kung hindi nila nasagutan. Okay? And then, yung allow review, pag naka-check po ito, before submitting, they will see the whole set of questions and their answers. Ito po yung allow review. Ibig sabihin ng allow review. Ayan. So, kung naka-uncheck po yan, after answering all the questions, walang makikitang set of questions and answers. Makikita na lang nila, submit. Ayan. Again, depende sa purpose ng inyong assessment. Okay, nasa inyo po yan. I-check nyo or i-uncheck. Okay? Now, randomized order. Always, always check yan. Huwag nyo pong i-uncheck yan. So, always check randomized orders. Okay? And timer, and kung gusto nyo may timer, go ahead. So, this is minutes and seconds. So, kung 1 hour ang ano nyo, so 60 minutes. Okay, kung gusto nyo 30 seconds lang, pasagutan, okay, 30 seconds lang din. So, nasa inyo po yun. Or you can do without it. Ayaw nyo na may timer. Instant feedback is, ito yung pag nagsagot siya ng question number one and then tama sagot nila, they would know. They will be notified na correct. Kung mali naman, lalabas din na wrong or incorrect. So, yun po yung gamit ng instant feedback. Ayan. So, malaking tulong po siya. Para sa akin, malaking tulong po siya. Pero kung ayaw nyo, so i-uncheck. Then siguro doon na lang sa allow review nila makikita kung alin yung tama, alin yung mali. Pero kung naka-uncheck po yun, wala silang idea kung anong nangyari. Kung naka-uncheck po lahat ito, pati feedback, score lang, they really have no idea kung ano yung nangyayari. So yun, so parang, oh, anong nangyari doon? Saan ako nagkamali? So yun, so, kung siguro gusto natin na, at least bigyan mo na sila ng idea kung anong nangyayari. So we can check some of this. Again, depende kung para saan yung assessment. Grading, so you can either use the latest or the best score. Okay, ako, since I'm using unlimited attempts, I usually use the latest score. Pag sinabi ng student, sir, mas mataas yung third attempt ko, itong fourth attempt mababa. Sir, pwede po ba yung third attempt na lang ang ma-record? Usually, ang answer ko, try again. Limited attempts naman yan eh. Ganun na lang. Pero kung limited po yung attempts na binibigay nyo, siguro pwede namang best score. So, i-vary nyo na lang siguro. Best score. Pero don't use best score kung essay assessments or kung meron kayong free form na nilagay sa inyong questions. Kasi pag best score, ibig sabihin, bawat attempt, kailangan bigyan nyo ng grade para lumabas yung best score. Okay? So again, if you use best score, make sure na walang free form na dinagdag sa questions. Okay, now, library, saan to masisay? Personal, school, or campus? School, if you would like to share your assessment or your question bank to other teachers. So click nyo school. Pero kung ayaw nyo, personal lang. And, okay na. So, back to overview. Instructions. So, dito, again, pagdating sa instructions, you can type your instructions. Sa assessments, bigyan nyo sila ng idea what the quiz is all about. So, this assessment is about elephants. There are
true or false questions. True or false, multiple choice, and fill in the blanks. And types of questions. And usually, maganda raw kung magbigay kayo ng sample. So, sample, one elephants are party animals. Or false. So, ganun. Sorry. And then, save. Mahalagang instructions. Sorry. Ayan, ako. Inom muna ako tubig. Mahalaga po yung instructions. Kasi may mga, this would help in their motivation. Nasagutan. This would encourage them to answer the questions. And this would also prepare them. We don't want our students to enter a battlefield unprepared. So one preparation is that they have read the lesson, they have reviewed. Also, another preparation is they know what they're getting into. So mahalaga po 'yan. So may 'di ba pag sa classroom, class next meeting meron tayong quiz. Unang tanong ng estudyante, ma'am, objective type po ba? Anong klase pong tanong? So yun po yung classroom setting. So they're able to ask questions kung anong klaseng assessment, kung anong klaseng quiz. Dito sa online, we are not there to answer the questions. So, ang instructions ay mahalaga for them kasi they're on their own when they click this. So, it's very helpful na they have an idea kung ano yung klaseng assessment ang papasukan nila. Okay po, and then save na natin. Ayan, save. So, ito yung ating assessment. Ayan. Now, this question, yan, nakikita, cannot be taken yet because it does not have any questions. So, saan ako pupunta? Sa tabi ng assessment, andito yung questions. Click questions. Ayan, okay. Ayan, si Ma'am Ruby yung may question kanina nyo. So, no, kanina. So, ma'am, ito po yung nangyayari pag first, create ng assessment. So, question banks, andun yung title natin, quiz demo. Ang type niya is private, so ako lang yung nakaka-access. There are no questions, no selected questions, no points. So, now I will add questions. So, dito, add questions. So, here are the types of questions that you can use. True or false, multiple choice, one answer, multiple choice, many answers, fill in the blanks. Preform, ito yung preform na sinasabi ko sa inyo na this is not auto-check. So, manual po ang checking niya. And then, matching type, arithmetic, and library. So, library, dito po yung repository of question banks na nagawa na dati. Sir Ruben? Yes po? Sir, ang question po ni Ma'am Ruby, nagawa na niya yung quiz, pero dito po nag-automatic napunta sa question bank. Ah, sige po. Okay, very good. Sana masagot natin yan ngayon. Sige, sir. Okay po. True or false piliin natin kasi ito yung binigay kong example. Ayan, okay. So, syempre, hindi yun yung example na question ang ilalagay ko. Ang ilalagay ko ay, elephants are, ano ba? Hindi. Meron silang isang characteristic na particular sa kanila eh. Yung memory nila. Mahaba daw ang trunk. Okay. No, memory. They have good memories. True or false? So, ang iti-check ko, true. Okay? And then, so dito we have choices kung gusto nyong mag-display ng correction bank. So for example, I click yes. So display a correction box if the student selects false, yes. Okay? And then feedback, yes. Sa feedback, kung true ang sagot ng bata, I'll say,
Good job. Good job. May tama ka. Now, kung false, try again. So, ito po yung feedback for this question. Kung inallow nyo po, yan. Ngayon, kung medyo masipag-sipag tayo, we can click yes, feedback. Now, kung medyo, alam, marami akong gagawin. No na lang. Okay? And then, I'll click. Now, if I intend to use another true or false question, then I will click save and add another of the same type. If I click this, then it will be another true or false question. Okay, so let's see what happens. I click that. So true or false question. Cancel. Okay, so now I have one question. Elephants have good memories. Okay, now dito sa taas, sa question bank ko, so dito, question bank title quiz demo, I have one question, one selected, and one. It is private mode. Now, click it. I will check shared. Okay, description. Elephant. And then personal. And then save. Now this creates your question bank. Doon po yun, ma'am. Yun na po yung nangyari doon. Pero usually pag nag-create po kayo, nag-add kayo ng questions, automatic question bank na po yan, ma'am. Pero if you click, ayan, ito, check nyo po yung edit, title, shared. Shared by one assessment. Personal. Kayo lang po yan. Huwag kayong matakot na pag i-click ang share ay kayo ay makita ng iba. Hindi po, kayo lang yan. Kasi sa personal library nyo lang nakasave. So, yan nakalagay po, shared, check, shared by one assessment. So, this creates your question bank. So, dito sa baba, nakikita nyo, quiz demo ang title, nakalagay view question bank. So, click nyo po yan. Ito po yung question bank. And we can continue adding questions. Add questions. Tuloy lang kung gusto nyo pang dagdagan. Okay? Ma'am Ruby, nasagot po ba? Ito na po yung question bank. Click nyo lang po yung shared. Dito po sa edit. Yes, sir. Yun lang pala yun. Tagal kong kinapaan yan. Ayan, ma'am. Ang dami-dami kong pinuntahan yan lang pala. Sige, sir. Okay na. Thank you. Okay po. Ayan. Slow and slow. Yabang. Yabang. Sana walang nakapang iba. Sir Ruben. Yes po. Sir, yun sa... pupunta pa sir tayo sa fill in the blanks, ano? Kasi may question po si Ma'am Janet. Oh, yes, sige. Gawa tayo ng isang question bank. Isang question na... Sir, ang question niya, sir, paano daw po, sir, kung halimbawa may picture sa fill in the blanks? Paano daw po sa lab? Yes po, great question. Okay. Sige, sir. Fill in the blanks. Click natin yung fill in the blanks. Okay. When we click add questions, ang default na makikita natin is the text mode. Ibig sabihin ng text mode, ang pwede lang natin ay mag-type. Okay? Sa taas po ng question, nakikita nyo po yung HTML mode? Opo. Ayan. Click it. And bibigyan niya tayo ng HTML editor. Ayan. So, this is where we can upload images. Pwede rin tayong maglagay ng YouTube link, yung video ng YouTube na few seconds lang siguro. Pwede rin tayong mag-upload ng file. So, kung elephant, okay. Kuha ako ng picture ng elephant. Save image. Picture. Okay, save. Ayan, na-save na siya. So, I will click upload image. And then, I'll click drop or click to browse. I will look for the image that I've downloaded. And by yun? Go. Search ko na lang. There it is.
Dikit. And then, don't forget to change the dimensions. Kita niyo yung dimensions. Ito po yung, ano ba to? Image size. Yung height and width ng image. So, yung 1,600, masyadong malaki po yan. Yan. Pwede po nating bawasan. Gawin natin 600 na lang. And then, i-click na lang. So, ang in-edit ko ay yung una. And then, i-click ko na lang yung pangalawang box. Automatic mag-a-adjust siya dun sa number na sinet ko. Okay? So, yun lang po yung changes na gagawin natin. Pag masyadong malaki po yung picture natin, matagal po siya mag-load. So, kung ang student, ang gamit ng student natin ay data, mahihirapan po siya. So, gawin po natin na paliitin po natin yung pictures para hindi po masyadong mahirapan mag-load. And then, click save. So, that's so yun na yung elepante natin. Ayan, ito, malaki pa nga rin yung 600 eh. So, now, malaki pa rin siya. Paano ko siya edit? Click nyo lang yung picture. Then, makikita nyo sa four corners. Dalhin nyo yung cursor nyo doon. Then, adjust. Ayan, hold. So, punta kayo sa corner and then hold. Makikita nyo, lumiliit yung dimensions niya. Hanggang 300. Gawin natin hanggang 400. Baka cellphone lang gamit niya. Gawin natin 200 something. Ayan. Okay. Now, the question, kasi fill in the blank siya. O nga pala, sa fill in the blank, alam niya naman natin, hindi siya underline, di ba? Anong itatype? Fill in the blank, sir, na may sample ng picture. Oo. So, ang itatype natin ay blank. Literally, the word blank. Blank, sir. Yan, naka all caps. Mm-hmm. Blank. Ayan. And then, is big animal. Okay. O, ganun lang siya. So, anong sagot natin? Elephant. So, we will provide the answer. Okay? And then, case sensitive? No. So, kung capital letter man yung sinulat ng student, walang problema. Hindi siya, ano. So, ito yun. Now, pwede kasing sagot dito elepante. O, di ba? Maray mo, may estudyante na magsabi elepante. So, you click comma and then write elepante. So, kung ang sagot ng student ay elephant, check. Elepante, check pa rin. Okay. Kung meron pa kayong ibang word maliban sa elepante? Ano po bang possible answer dito? Wala na naman siguro. Okay na, sir. Okay. Big animal. Big animal. Oh, ito, ito mahalaga pagdating sa kung ang tanong nyo ay sino ang presidente ng Pilipinas. So, yun. So, kung ang blank doon, alternative, ang alternatives doon ay si Duterte, Rodrigo Duterte, si Rod Duterte, si Pidut, si PRD, na pa, etc. So, ito yun. So, you provide the alternatives by using commas. Ayan. Okay. And then, save and return to question bank. Okay, so ito yung aking assessment. Meron akong dalawang questions. Yan. Okay na po. Now, sir? Yes po. Sir, si Janet po. Yes, Ma'am Janet. Hello po. Sir, halimbawa po, kunyari, di ba meron akong nasa laptop ko na JPEG, ng picture halimbawa ng frog, tapos may mga arrow yon, may mga numbers that they have to fill in the part. Parang fill in the blank, sir, di ba? So, i-attach ko yon, yung file na yon, based dun sa instruction ninyo po na ilalagay po dun yung image. Yes, ma'am. Okay po ba yun na may mga multiple questions tapos i bawa number one, naka-arrow dun sa head. So, ang answer is head, for example. Tapos, yes. Number two. Pwede po yung ganun, sir. Sa isang JPEG picture lang po. Okay. Bawa, okay lang po yun. Good question. Tapos po, i-ano ko lang, i-follow ko lang based dun sa nilagay nyo kanina po na yung kung ano yung answer, yung mga ganun po. Yes, ma'am. Pwede po yun. Okay. Okay Bale, po, thank you. Ang mangyayari po, since, ito, balikan natin yung question na elephant. Kahit wala po akong arrow dito, for example,
Ilan ba? Ilang blind men na yung tumingin sa elephant? Lima yon, di ba? Mm-hmm. Okay. So, since lima sila, iba-iba yung sagot nila about the elephant. So, I will write, I will provide five blanks. Pero, so ito, number one, for example. Number one, blank. A, halimbawa A. Or A, sige, okay. So, A. Nakikita sa picture. So, yung arrow dapat may, ano siya? May label po. May label siya, okay. Apo, apo. B, blank. So, then I will have five blank. Answers, so po. Yeah, blank, and then D. Oops, pat malaki yun. D, blank, mm-hmm. And then E, blank. Okay. So, dito po sa baba, Zoom lima din yung i-provide ko na sagot. Apo, answer kaya. Sagot yes, po. Pwede rin ako magbigay, sir, ng instruction na please, kunimbawa, sir, kunyari, please answer the labeled blank item. For example, sir, imbawa yung parts of this frog, halimbawa gano'n. Para may instruction muna, sir, bago yung A blank, B blank, or numbers. Yes, ma'am. Okay. Sure. Po, sir. Ito at po lilinaw lang po. Salamat po. Okay. Sa baba ng picture is your instructions. Ah, okay. Thank you po, sir. Ayan. Answer this by looking at the labels. Ayan. Thank you po, sir. Thank you po. Ayan. And then, ang ilagay nyo po, ma'am, ano, i-order matters nyo na lang po. Ah, order matters. Naka-yes siya kasi, yes, bawa, yung A. Number one, elephant. Hindi, ano, ano ba? Limang tao yun eh. So, trunk. Ayan. Okay, trunk, and then ears. Ayan. Eyes. Oo, eyes. And then tail. Ayan. And then body. Ayan, for example. So, yung pag nilagay nyo, order matters, yes. So, yung A niya, trunk, ang two ay ears. So, kung ears. Ang ilagay po niya sa A ay ears, mali. Po yun. Oh, yes. So, sorry. May ganyan. Opo. Tapos isa-save ko lang at the end, di ba po? Yes, and then save. Click nyo save. Thank you po. Yan. Thank you po. Ayan. So, updated na siya. Yun. So, every time you make changes, na-update po yung inyong quiz. And then, nice. Yung score din ng student, nag-iiba din. Kung binago nyo yung sagot, nag-iiba din yung score ng bata. Okay, so sa quiz demo. So dito, sir, yes, excuse me po. Yes, sir, ano tanong ko lang po kasi 'di ba nasa question bank binago mo yung tanong. Yes, ma'am. Across all child courses, na automatic masisink? Yes po. Kung sino po ang gumagamit nung quiz? Like for example dito, di ba sa question bank, nakalista po dito ang gumagamit ng mga klase. So for example, quiz demo siya ng assessment utilization level 1. Then kung ginamit ko din siya sa isa ko pang klase, lalabas po dito yung mga nagsishare. So okay. Isang, tama po yun, isang change lang ang gagawin nyo and then masisink na po sa lahat. So hindi ko naiisa-isahin yung child courses kung nabago ba yung question o hindi. Yes, yes ma'am, hindi na po. Okay na yun. Po yan. Yes, okay ma'am. Po. Thank you, sir. Yes, welcome po. So, okay. Now, ito pa yung isang... So, yung pag-add ng questions, okay na po. Familiar na tayo doon sa multiple choice, fill in the blanks. Sir Roland? Yes po. Ano po, yung sa parent course lang ako pwedeng mag-edit kung isising... Yung lahat po ng corrections ko, sa parent course ko lang kasi naka... child courses po kasi yung aking mga mga sections. And then okay, isisink po po siya. No, hindi po ma'am kasi ang question bank hindi po siya nasisink sa parent child. So kahit gawin niyo po ang changes ng assessment sa child class, doon niya siya ginawa. Lahat po ng gumagamit nung assessment na yon ay magbabago na rin po. So, even so, ibig sabihin po, sir, automatic po siya. Yes, ma'am.
Ah, okay po. Sige. Thank you po. Oh, hindi nyo na siya kailangan i-sync pa at hindi kailangan din nagagawin sa parent class. Oh, diretso lang po kayo dun sa apo. Opo. Thank you, sir. Sige po, ma'am. Okay. Dito, sino na ang gumagamit nitong ano? Meron akong 2 questions and then selected 2. Meron na po bang gumawa nung I have 2 questions pero ang sasagutan lang ng student every attempt ay isa? Yun ang next question ko, sir. Okay, ito ma'am, sige. Di ba ang ano, ang attempts natin ay unlimited. Ayaw naman natin na makita ng student yung set of questions in one attempt, kita na agad nila. Ang gagawin po natin, ilimit po natin yung makikita nilang tanong in every attempt. So, for example, dito I have 2 questions and gusto kong makita lang nila every attempt, 1 question lang. Diba? Okay, so ang gagawin ko, dito sa quiz demo, all questions in bank are selected, kaya lumalabas dun 2 selected questions. I will click change. Okay? Click change and then question selected each time the quiz is taken. Ang default ay all. So I have, if I have 10 questions, then all 10 questions will be seen or can be taken by the student in every attempt. But I would like to change that. I don't want them to see all the questions in their first attempt. So I'll click 1. Okay? Now, kung ang gusto kong total ay 2 points and 1 lang naman ang masagutan niya each time, gagawin kong 2 points yan per question. And then, save. Okay, so lalabas ngayon, I have 2 sets, I have 2 questions, but each time na mag-attempt ang student, only 1 question will be seen. Kasi 1 selected lang. So imagine, if I have 20 questions, ang pinili ko, 10 questions lang. So lalabas dito, questions 20, selected 10. And every attempt, they will only see 10 questions. So second attempt, it's possible na new set of 10 questions. Or mix of what they have already seen and what they have not yet seen. So, pwedeng 6 na bago, 4 na luma, or depende na, yung system na ang nag-determine nun eh. So, that will be more challenging. Sa third attempt nila, mix pa rin yun. At if they try and try and try again, then they will be able to see the whole set of 20 questions. So, yung iba na medyo... first attempt pa lang, perfect na, ayoko na. So, hindi sila nakapag-review nung ibang questions. Diba? Kaya, kung nagbibigay ako ng unlimited attempts, I really encourage them to go through the whole set. Kasi usually, since marami na rin naman akong quizzes na nagawa, pag nag-review quiz ako, nagpa-review quiz, I put in 100 questions. Ilalagay ko dyan, 6 na question banks pinagsama-sama ko. Kasi gusto kong ma-review nila lahat ng mga assessments na na dinaanan nila. And then in every attempt, I only select 10 questions. 10 out of 100. O, di ba? 10% lang nakikita nila. At kung tama rin sila, hindi sila makapag-review ng holistic, ng buong buo. Di ba? So yung mga masipag na estudyante, they will do it again, they will do it again and again. Hanggang sa makita nila, 100 questions pala to. And then sa midterm exam, 60 questions lang yung ibibigay ko. Pero at least, kung nakita nila lahat yun, na forced review sila, then they will be very confident coming into the midterm exam. So in a way, tulong na rin sa kanila. So ito po yung, ma'am, dito sa when we click change and select only a few questions, dito rin natin maiwasan yung screenshots. And then sharing of questions. So kung akala nila, 10 lang yung tanong ni sir. Oh, screenshot. Oh. Classmates, ito na. Tapos na to. Nag-attempt uli sila. Uy,
di naman to ah, bago to mga tanong. O di screenshot na naman. And then screenshot, and then a series of screenshots. Doon, ako personally natutuwa ako doon kasi oh, at least di ba na, na-force sila magbasa. Hindi lang basta sir, sharing ang answer. Yes ma'am? Follow up. Kung halimbawa, di kung sa isang question may, isang quiz may 30 questions, kung yes, iseselect ko yung 15, yes. Tapos ang points ay, so ibig sabihin, pag ginawang ko, isang question ay equivalent sa 2 points. Yes ma'am, so 30 okay. Total. 30 yes. Ang total. So ibig sabihin po, ang makikita lang nila sa 30 questions na ginawa ko ay 15 lang. Yes ma'am, in each attempt ma'am. In each attempt. So yun lang po ang sasagutan nila, 15. Yeah, 15 lang kada attempt. Okay. Tapos kung mag-a-attempt na sila, so pwedeng ibang questions naman. Yes ma'am. Oo. Yung hindi nila nakita nung unang attempt nila. Iniiwasan nga po kasi minsan katulad ngayon unlimited na eh pag na-screenshot nila yes. Lahat 'yon sa isang attempt nila, perfect na sila sa susunod. Sige po. Thank you yes. Very much. Yes. Tama. Yan. So ito po yung gagawin natin. We prepare lots of questions. So yung mga kalkalin natin yung baol natin ng mga katanungan. Dagdagan natin. Or kung 10 lang talaga yung questions na na-prepare natin, then we will select siguro 5. Ayan. At o nga pala, ngayong quarantine period, kasi kinukonsider natin yung students natin na data lang ang meron sila, we don't want them to be staying too long in an assessment. So kung meron po kayong 30 questions, siguro 10 questions in each attempt, that would be very good. Kung meron kayong 10 questions, siguro 5 lang din. Anyway, unlimited naman yan. Mag-a-attempt din naman uli yon. Ang mahalaga lang na pag sila ay nagsasagot, they're not ano, we're not demanding too much of their time na matapos agad nila. At kung satisfied na sila, then they can stop. If they're not satisfied, then they can go back and try again. Kasi mabilis naman siyang matapos if limited lang yung tanong. So, yun din po yun. Okay. Ayan, so ito yung... Asan na ba ito? So, wala na pong tanong doon sa questions? Wala na, sir. Nasagot na, sir. Ma'am, sir. Tama, nasagot na, di ba? Yun na yun, ma'am. Sir, gusto ko lang halimbawa, sir, meron akong 5 quizzes, pero variety yun ang quizzes. Ang gusto ko lang, i-handpick yung multiple choice question. Kailangan ko siyang i-gawa ng separate na question bank kung gusto ko mag-prepare nung halimbawa at yung maramihan. Kasi plano kong gumawa ng summative assessment na random talaga. Yes. Yes, ma'am. Magiging ganun po. Gawa ko ng bago ng question bank. Yes po. Ang gagawin niyo po, ganito. So, i-import niyo po yung questions, bali. So, pupuntahan niyo po yung nagawa niyo. Kasi pipiliin nyo lang eh. Pag kinuha nyo kasi yung buong question banks, yung system ang pipili kung ano yung ibibigay niya. Pero in this case, gusto nyo kayo yung pipili. So ang gagawin nyo po, i-export nyo yung... So nakita nyo po yung export QTI. Apo, so when you apo. Open your question bank, export QTI. So, ipoprocess niyo po yan. I-notify kayo kung ready na siya. Ayun. So, QTI export complete. Click niyo po yun. And then, your question bank is complete. A link to the file is here. So, click here. So, pupunta po yan doon sa inyong downloads folder. You don't open that. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko, magdadagdag, i-import ko siya ngayon dito sa aking question bank na gagamitin. So, I'll click import QTI. Pagsasama-samahin silang lahat dyan. Ganun. Yes, ma'am. Opo. Okay. And then, gets ko drop na. File. So, hahanapin ko ngayon itong QTI ko. So, ito po yan. Naka-zip file po siya. So, click nyo po lang yung, click nyo yung zip file. And then, save. Tapos i-notify uli kayo kung ready na siya. Let's see.
So it's complete now. I'll click here. So see, now I have 4 questions. So yan. So ngayon, okay, yung in-import ko... Pero sir, siyang, yes, ito, ito ma'am. So, pero yung, sir, hindi selective. Ah, yeah, then ito, ito gagawin nyo. Okay. Oo. Okay na. So gagawin nyo. Nasundan ko, so, na-import, so na-import ko na question bank ay 2 questions. Pero ayoko yung number 3. Gusto ko yung fill in the blanks lang. So i-delete ko po siya. Okay lang po. Okay po. Yes, yeah. Yes, yes. Okay po. Yeah, gets na gets ko na. Ayan. Great. Thank you, sir. Yeah, so export, import. Sir. Yes po. So pwede rin 'di ba pag nagawa ng quiz tapos pupunta sa question bank, doon ititik naman sa kaiyaad naman. 'Yun yung nakapako pang isa eh. Pwede. Pwede rin. Ito halimbawa mag-add ako ng question bank. Pero mangyayari kasi ma'am pag naghanap tayo ng ibang question banks tapos ito halimbawa ano ba 'to? Review documents and track changes. Kanino 'yun kaya? Ilang hiramin ko lang. Ayun. So, ngayon merong faculty na may-ari niyan. Ngayon, kung ang gagawin ko po ay, ito ma'am, view question bank. Yan. Kung i-delete ko po ito, ito, i-delete ko siya. Eh, meron pong assessments na gumagamit nito ma'am eh. Yan, so hindi import, export ginamit kung ano, paraan. Ito po ma'am, ito po yung review documents. Kung nag-delete po ako dun sa in-add ko na question bank, so, itong gumagamit na klase, madi-delete din sila. Balik sir, ang ginagawa ko naman sir, di i-add ko sa question bank, tapos saka ako ititik yung mga questions na gusto ko, saka ako naman ititik ang add. Yun lang ang pipiliin niyang i-add sa quiz na ginagawa. Yun lang. Okay. Sabi ko sa inyo, ang dami kong ano eh, yung pasikot-sikot na inaral gawa ng question bank na yan. Very good, bravo. Kainis, ang tatagal ko inaral. Bravo, very good ma'am, ganun yun, ganun talaga. And then, marami kayong madi-discover na, ah, ganito pala yun. Okay, ito, meron akong 2 question banks na available for this assessment. So now I have 7 questions, 5 are selected. So siguro, ang gusto ko, ano lang para, 2 question lang. So itong... kinuha ako na question bank from the library. I will choose one and one question lang din. So, 2 points siya. So, ito. Ito yung sinasabi ko kanina na pwede nyong gawin na you will select multiple question banks. So here is the summary. I select one from one question bank, also one question from another question bank. So, 2 questions, 4 points. So, you can, wala pong limit. You can have as many question banks as you want. Dito. Para lang okay po. Ayan, okay. Okay po. Question answered. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, dito tayo sa lesson. So, creating basic quiz. So, free form. May gumagamit ba ng free form? Meron din minsan. Ayan, okay. So, ito lang din. Yung part 1 and part 2 ay pinakita lang din yung iba't ibang klase ng assessments. So, yun. Ito, nadaanan na natin. Okay. So, merong completion requirements. Okay. May tanong po pagdating sa students na hindi nakasagot. Absent or... students na na-miss yung deadline, gusto niyo pagbigyan kasi nagkasakit siya. Ano pong ginagawa niyo para masagot ng student yung assessment, which is past due na, so sarado na actually siya. Anong ginagawa niyo? Sir, ako ini-edit ko yung uli yung questions, ina-adjust yung calendar. Ako wala ako, sir. Due date. Ayun, sir. Allow late o kaya, sir, adjust yung calendar. Okay. Di ba, sir, pwede yun? Ginawa pwede ko siyang ma. May na uli. Ayan. Pwede rin po. Kung
nasa regular SEM tayo na prelim, midterm, finals, and then nahati po yung grading periods nyo into three. Pag ang pag dates kasi ang binago, and especially kung ang assessment ay towards the end of the midterm period, pag binago nyo yung dates, papasok siya sa final grading period. So, hindi siya magiging part ng midterm grade. So, it, yun din ang isang ano doon, isang complication pag binago natin yung dates. Okay, pangalawa, yung sabi ni ma'am na allow late. Pag allow late naman, ma'am, hindi lang yung estudyante na absent ang makakasagot. Pati yung classmates niya na nagsagot niya na, at de, nakita nila na, uy, na-allow late, pwede ko pang sagutan uli. So even those who have already answered can also answer again kung in-allow late. Kung hindi pa ubus yung attempts nila. Now, to prevent those two from happening, gagawin po natin personalize para yung estudyante lang talaga na magte-take yung quiz ang makakakita at makakasagot. So, dito po sa taas, yung tabs, meron kayong nakikitang personalize. Meron na, no? Ito yung cursor. Tingnan nyo yung cursor ko. Personalize. Okay? So, i-click nyo po yung personalize. And then, click enable. Enable personalization. Ayan. Now, show this item to students na magana lang, nang gusto niyong pagbigyan. So, for example, sino bang user? Si ma'am, sino bang nandito? Si ma'am Ruth, halimbawa. Si ma'am Ruth ba kasama sa BSD si ma'am Ruth or PSD? BSD, America. Sir. BSD, sir. BSD, okay, halimbawa. Si ma'am Ruth lang, okay. So, si Ma'am Ruth lang yung humihingi ng makeup quiz. So, siya lang dapat ang makakita ng quiz. So, siya ang pipiliin ko, selected, Ma'am Ruth. And then, I'll add. Ayan. And then, I'll go back to assessment. I will edit options. Andi pala sa overview. And then, I will allow late. Ay, naka-self-paste pala to. Anyway, kung hindi po naka-self-paced, may allow late doon. So, i-click nyo yung allow late. Now, sino lang yung makakasagot? Si Ma'am Ruth lang. Yung classmates niya, hindi nila makikita ngayon yung assessment. For them, may mga students nga na mag-message eh. Sir, nawala yung assessment ko. Ang sagot ko doon, may classmate kayong nagme-makeup quiz. Babalik din yun, makikita nyo rin yan. So, dito po sa may kanan, makikita nyo, grading due 1. So, siya lang. At pag nakapag-take na siya ng quiz, nasagutan na niya, so you go back to participants, click participants, and disable personalization. Click disable. So, kung titingnan ko yung assessment ko, so lumalabas due 115. Ayan. So, nakikita na nila uli yung assessment. So, walang nakapag-take na ibang students na hindi dapat mag-take. So, yun po yung personalize. Ayan, okay? So, ayan. So, ngayong ano, quarantine period. So, may mga students na nakakasagot ng ating assessments at meron ding hindi. So, when we go back, or when we go back to school after May 15, you will click personalize para ang pagbigyan nyo lang yung mga hindi nakapagsagot. Ayan. So, yung napanakita nyo na hindi nakapagsagot. So, sila yung bibigyan natin ng chance. Okay po? Okay, sir. Ayan. Okay. So, personalize. So, lesson number 1, tapos na. Oh, pakigawa na lang po yung mga assessments. Ano ba yung sa assessments dito? Yung isa ay sasagutan talaga. Yung quiz demo, buburahin ko na siya kasi hindi siya part ng lesson. Okay, click demo lang naman. Sir, may tanong ako, sir. Yes, ma'am. Sir, di ba pag automatic makikita mo sa gradebook, di ba, sir?
yes, yung po. Scores nila. So tinatry ko i-copy 'yon, halimbawa ililipat ko siya sa another sheet. Hinahanap ko sir yung copy, halimbawa binara, ba sir, kakopy ko paste, di ko sir makita. Yan sir, itong sa grade book. Halimbawa sir, kukunin ko na sir yung piece mong pinaka grades nila. Ililipat ko po 'yan sa isang Excel. Paano siya gagawin? Ha? Huwag niyo pong wag copy paste. Dito alin, po sa bandang kanan. Bandang. Ah, okay. Yan sir. Meron nakalagay dito, export. Ah, export. Yes. Pag kinilik yan, sir, click niyo po. Ang lalabas, XLS or CSV file. Okay. So, pili na lang kayo kung anong gusto niyo dyan. Kung Excel file or CSV file. Para sir, makuha ko lahat yun. Okay. Yes, so, para meron din kayong ano, hard copy or soft copy na nasa laptop lang. Thank you, sir. Ayan. And dito sa gradebook, nandyan yung analytics. Ayan. So kung ilan yung mataas ang grade, ilan yung mababa, ayan, bakit ano, bakit mababa, ayan, makikita nyo kung anong quizzes sila nahihirapan. So dito kayo mag, siguro mag-isip ng, ano pa ang tawag, o parang make-up quiz or refresher quiz or ano pa yung isa? Removal quiz or something na pag nakita nyo, nahirapan sila sa quiz na to, uulitin ko to. Ayan. So, may analytics po siya. And also, you can configure your gradebook. Dito po, sa tabi ng Excel file, export button,